Ano ang ugnayan ng kita, pag-iimpok, at pagkonsumo? Matutunghayin natin yan sa bidyong ito. Kaya't humanda ka na! Ayon sa The General Theory of Employment, Interest and Money ni John Maynard Keynes, habang tumataas ang kita ng tao, ay tumataas din ang kanyang pagkonsumo. Magkano ang pinakamalaking halagang nahawakan mo o napabigay sa'yo? Hindi ba't nag-iisip ka kung paano ito gastusin? Ngayon, hindi ito magic, pero alam ko na malaki ang nagagastos mo kapag marami kang pera. Ito ay ipinapaliwanag na consumption function. Dito, gagamitin natin ang formula na C is equal to A plus B times Y, kung saan ang C ay ang kabuuang pagkonsumo, A, autonomous consumption o pagkonsumong hindi naapektuhan ng kita, ang B ay ang slope o marginal propensity to consume, at ang Y ay ang kabuuang kita ng ekonomiya. Suriin natin ang halimbawang ito. Ipagpalagay ng A ay 500, ang B ay 0.75, at ang Y o kita ay 10,000 pesos. So C is equal to 500 plus 0.75 times 10,000 is 7,500. So ang C natin ay 8,000. Ibig sabihin, ang C na 8,000 ay ang halaga ng kabuuang pagkonsumo. Ang 0.75 ay ang marginal propensity to consume dahil sa maaaring pagtaas ng kita ay may propensity o tendency na gamitin ng 8,000 pesos mula sa 10,000 pesos na kinita para sa pagkonsumo. Tukuyin naman natin ang savings function. Ito ay tumutukoy sa relasyon naman ng kita at pag-iimpok. Sa pag-aaral natin ang savings function, tandaan na ang savings ay mas mataas ang kita kaysa pagkonsumo, samantalang ang savings naman ay mas mataas ang pagkonsumo kaysa sa kita. Upang higit mong maunawaan ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo, ay suriin natin ang talahanayang ito. Sa bahagi ng videong ito ay maaari mong pansamantalang itigil o i-pause muna upang pag-aralan kung ano-anong mga formula ang ginamit upang makwenta ang mga datos na nasa talahanayan. Ito ang kahulugan at formula ng bawat isa. Tumama ka ba? Ilang formula ang iyong itinama? I-type sa comment box kung ilan ito. Ang Y ay tumutukoy sa kita na may formula na C plus S. C o pagkonsumo na may formula na Y minus S. Ang S o impok ay may formula na Y minus C. Ang change in Y o pagbabago sa kita ay may formula na Y2 minus Y1. Ang change in C o pagbabago sa pagkonsumo, o C2 minus C1. Change in S, pagbabago sa impok, S2 minus S1. Ang APC o average propensity to consume na may formula na C divided by Y ay tumutukoy sa kung magkano sa bawat piso ng kita ang ilalaan sa pagkonsumo, samantalang ang APS naman o average propensity to save na may formula na S divided by Y ay tumutukoy sa kung magkano sa bawat piso ng kita ang ilalaan naman sa pag-iimpok. Ang MPC o marginal propensity to consume na may formula na change in C divided by change in Y ay tumutukoy sa kung magkano ang nadaragdag sa ilalaan sa pagkonsumo sa bawat pisong nadaragdag sa kita. Samantala ang MPS o marginal propensity to save
na may formula na change in S divided by change in Y ay tumutukoy sa kung magkano ang nadaragdag sa ilalaan sa pag-iimpok sa bawat pisong nadaragdag sa kita. Suriin muli natin ang talahan na yan. Sa punto A ay nagkaroon ng dis-savings dahil mas mataas ang naging pagkonsumo kaysa sa kita. Sa puntong ito ay umutang ang tao upang matugunan ang kanyang pangailangan at kagustuhan dahil hindi sapat ang kanyang pera. Pansinin din ng APC at APS. Kapag pinagsama natin ang dalawa, 1 palagi ang kanyang sagot. Ganun din kapag pinagsama ang MPC at MPS. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang katuturan ng consumption at saving sa pag-iimpok. Suriin natin ang graph na ito. Ang kulay asul na linya ay nagpapakita na ang kita ay katumbas ng pagkonsumo kaya't walang savings o impok, o Y is equal to C. Ang kulay pulang linya naman ay nagpapakita ng consumption function batay sa halimbawang A, B at Y na ating tinalakay kanina. Kapag ang consumption function ay mas mataas kaysa sa kulay asul na linya, mas mababa ang kita kaysa sa pagkonsumo. Nagkakaroon ng this savings. Kapag ang consumption function naman ay mas mababa kaysa sa kulay asul na linya, mas mataas ang kita kaysa sa pagkonsumo kaya't nagkakaroon ng savings o impok.